Narito po ang ating tagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy Birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Hello, what's up mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content para sa isa na naman balita about kay Percy Lapid. Ay kamakailan lang kanina, mga Monday, ay naiposto ng ibang mga social media page like Philippine Star mga around 1 o'clock na ng gabi. Pero nangyari ito. At basahin natin ito, itong post. At the Sports Utility Vehicles SVUB of the veteran broadcaster Percival Mabasa, also known as Percy Lapid, after unidentified assailing gunned him down while aboard his vehicle at the gate of a village in Barangay Talondos, Las Piñas City, on Monday night. According to the initial police investigation, Mabasa was shot dead at 8:30 p.m. Two pieces of empty shell of unknown caliber were retrieved from the crime scene. Percy Lapid hosted a radio commentary show called Lapid Fire, which aired critics on the previous administration of the other issues such as fake news and red tagging. So, itong si Percy Lapid namatay mga around 8:30 p.m. mga Lunes, and then ito po yung SUV na sinasakyan niya, lulan niya, at black po siya. At mga around 8:30 p.m. ay natugis siya ng riding in tandem. At yun ay kinalungkot ng mga kaliwa at mga komunista. mga alam mo na, dilawan, pinklawan o anuman. At siyempre, itong si Philippine Star isa na doon sa mga nalungkot sa pangyayaring ito. At kilala kasi si Percy Lapid bilang isang kritiko na komentarista sa isang radio station. Actually, ito si Percy Lapid ni medyo una, sa una lang ah, nagustuhan ko yung mga komentary niya. Pero kalaunan, minsan nakaka-down din ng respeto sa kanya. Pangalawa, at napaka-dominem niya magsalita. Baga hindi na komentarista yung pagiging sinasabi niya. Baga yung mga litanya niya, yung parang salitang kanto, yung mga salita ng mga lasinggero, na kapag nagsalita siya sa isang taong ayaw niya, ay kung ano-ano ng mga pinagsasasabi, minsan nandun na yung lumalabas yung mga bunganga niyang mabastos. At isa na doon ay tatalakayin natin yung isa sa mga way back natin na kinomentarista niya, na isang sikat na evangelist pastor na kinalaban din niya yung sikat na religious group. At bago tayo mapunta doon mga kaplastik, at dahil dyan sa pagkamatay niya, marami mga dilawan at mga kaliwa at mga tibak o yung mga aktivista ang mga nagmamarakolyo ngayon sa Quezon City Circle. At napredict ito ng isang netizen sa mga kaplastik. Napredict ng isang netizen yan. Kung makikita nyo sa screen, i-appeared ko po yung kanyang comment. Ay napredict niya after na mamatay si Percy Lapid, ay natitiyak niya na magrarally itong mga kumag na to, mga kaplastik. At siyempre, gagamitin nila ito. At hindi ko alam kung sino yung mga pinupunto nilang tao na kinagagalit nila. Pero
kung mapapakinggan mo yung kanyang commentary about kay Brother Eli Soriano, ay mababago ang iyong pananaw kung bakit maraming galit kay Percy Lapid. Kasi si Percy Lapid kasi usually siya yung kapag bumanat sa isang tao, napaka ad hominem, and then magsalita siya, bastos na, minsan hindi na wala na siya sa ano, irrelevant na yung topic, baga yung tinatawag na issue napupunta na sa personal na usapan. Baga pag-uusapan natin issue, ayun, alam naman natin si Brother Eli Soriano ay may kaso na libelous case against dun sa isang sikat na religious group na kinalaban niya, na gusto niyang makadebate. Kaso ang problema, itong namang kabilang sikat na religious group, ayaw naman niyang i-rebut yung hamon ni Brother Eli Soriano. So, ang nangyayari, pinagbabantaan ng kanilang grupo, na grupo ni, which is yung grupo ng dating daan, at nalalagay nga sa alanganin, di ba yung mga panahong yon, alam nyo naman ang history na yon. And then ito naman to si Percy Lapid, ang kinadadown ko sa kanyang, nakakadown ng respeto, yung namatay na nga yung tao, na si Brother Eli Soriano ng mga oras na yon, pinaghihinalaan niya na nagtago lang. Parang nagpapanggap ba na patay daw si Brother Eli. Panoorin natin yung video para malaman ninyo. Kita mo! Ito mga nagtatanong sa atin, eh nasan ho yung bangkay? O kaya man lang autopsy report galing sa Brazil. Wala silang pinakita na hindi nila sinabing patay. Diba? Ang sinasabi nila, wala na. E pag sinabi mo wala na, hindi nangangahulugan patay na yung tao. Diba? Yeah, tingnan mo yung komentaryo niya. Ibig sabihin, eh, ikaw, ngayon, sa mga oras na to, wala ka na. Hindi ka ba may tuturing na patay na? Aper si Lapid. Siguro, hindi mo naririnig to sa mga oras na to dahil wala na eh. Nasa na kaya ang kaluluwa mo ngayon sa mga oras na ito, mga kaplastik? Oh, walang ano eh. Walang ebidensya eh. Mga kaibigan. Eh, bakit kailangan pa niya ng ebidensya? Bakit hindi ba basapat na respeto kapag namatay ang isang tao, hindi mo na kailangan ipublish yung katawang lupa niya sa social media para ipakita yung kanyang katawan para lang mapaniwala kayo? Kasi itong taong to alam ko kung ano yung religious group na sinasaniban niya eh. Yung sinasanibang religious group ni Percy Lapid, alam ko, isang sikat din yun. Pero wag na natin banggitin kasi napaka balat sibuyas yung mga miyembro nito eh. Tiyak, baka mabash na naman ako sa YouTube channel ko. Marami nagdududa na iyan eh, hindi totoo, pinalalabas lang na patay-patayan. Kumbaga, eh, nangihirap diba? Sa'yo. Patay-patayan lang. Yung kaninang troll na pumasok dito, hindi UDDS yun, ADD yun, mga kaibigan. Maniwala kayo sa akin. Lahat naman galit ka din. Pinalalagpas lang nila, tuloy pa rin ang mga kagaguhan niya, makakala nyo. Gagawin ba nila yan kung patay na talaga yun? Di ba? O, dapat tahimik na sila, di ba? O, wala nang kaaway sila, di ba? No, tahimik naman talaga sila. Ang problema lang, ikaw lang yung nagngangaw-ngaw. Alam mo, kapag namatay ang isang tao, hindi mo na kailangan mag-ingay sa social media na para ipakita na, ay eto, patay na. Oh, nagdadrama na. Ewan ko ba? Mga kaibigan, dahil patay na yung amo nila eh. Kaya lalong lumalakas ang pagdududa dahil sa ginagawa nitong mga troll ng ADD. Ha? Alam mo, kilala ko po yung miyembro ng ADD na sinasabi mo. Hindi sila ang tipo na mapagpatol sa mga taong bumabati ko sa kanila, bagkus tahimik lang yung mga miyembro nila at hindi nila kailangan pang iingay yung pagkawala na sinasabi mong yung pagkawala, hindi pagkamatay.
Iba yung long, iba yung term niya eh, sa pagkawala eh. So ikaw sa ngayon sa mga oras na to, pero si Lapid nawala ka. So hindi namin maikiklaim na patay ka na kasi nawala ka lang eh. Yun kasi yung utak nito eh. Yung bagay munggo, gamunggo utak. Yung mga hungkag na yan na bayaran. Lumalakas ang paniwala. Hindi niya kailangan magbabayad. Hindi pa patay si Eli Soriano, mga kaibigan. Ano, higit sa lahat, wala ka pang galang. Hindi mo nga magawang tawagin Brother Eli. Eli Soriano lang eh. Diba? Walang modo nga eh. Napaka-dominating na taon tong komentarist ng bugok na to eh. O, maaaring yan ay matagal na kasi sinasabi gusto makabalik dito, di ba? Hindi makabalik dahil sa warrant of arrest. O, saka pinagbabantaan eh, nyo rin. Niya, makabalik siya nang di siya makukulong. Kaya nga nagsisip-sip yung grupo nila ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Well, kahit na nung election, hindi naman sila dito, di ba? Sa Liberal Party sila sumuporta. Hindi. Hindi totoo yun. Alam kong history dyan, mga kaplastik, hindi po sumasanib sa Liberal Party si Brother Eli. Bagkos, pinipilit pa nga nila na endorso ang Liberal Party. Yan ang sabi ni Brother Eli. Huwag mong paglolokoin yung tao. Huwag mong paglolokoin. Pero si Lapid, siguro nasusunog ka na ngayon sa mga oras na ito. Yung pampanawagan niya, may voice tape pa yan eh. At sila rin ang suspect doon sa video ni Bicoy. Mga anong kaibigan. Video yun? Pangalan pa lang eh, Sodoma eh. Oo. Oh, bakit gagamit ng Sodoma kung politiko yun, di ba? Religion yun, di ba? Sodoma. Oh. Ano? Eh bali ba eh, tagaroon yata si, ay hindi bali. Ilabas nyo, di ba? Ayan o, daming kumakalat na pagdududa. Eh, malamang yan, baka pwedeng ginagamit din nila sa publicity para makapanloko sila ulit ng tao, di ba? Wow. Kasi wala nang naniniwala dyan, bagsak na yung kulto nila eh, mga kaibigan eh. Baka kayo ang bagsak. Kasi yung inaaniba mong religious, nag-aaway-aaway yung pamilya. Dahil sa pera. Yun ang sabihan mong bumabagsak. Pero yung sabihan mo yung religious ni Brother Eli Soriano, hindi babagsak yan hanggang ngayon. Namamayagpak sila sa ibang bansa. At dumadami ang mga tagasunod nila. Ako man, hindi ako tagasunod nila, pero alam ko yung totoo. At nababasa ko, at napapanood ko, at pinaghihimay-himay ko yung mga nangyayari. Kaya, pero si Lapid, sana napapatawad ka pa ng Diyos sa pinagsasabi mo ngayon bago ka nawala sa mundong ito. Ang dami mong tinarantadong tao, mga kaplastik. Ah, parang si Mr. Percy Lapid. Oh, meron siyang opinion na si Mr. Soriano ay buhay pa. Na posibleng gusto lang makauwi dito sa Pilipinas, kaya pinapalitaw nilang namatay na o nagagalit ngayon yung mga fanatics kay Mr. Percy Lapid. Yun ang opinion ni Mr. Percy Lapid. Ngayon, para mapamalian si Percy Lapid, dapat si Mr. Rason maglabas ng death certificate ni Mr. Soriano. Tama po ba? Napaka-diskumpiyado ni Percy. Gusto pa yata ipakita sa kanya yung bangkay o kaya yung death certificate eh. Aywan ko ba? Ganun kasi yung mga mentalidad ng kanilang religious group. Napaka-obsessed. Pag nagalit sila, talagang buong pagkatao mo, susunugin nila ng buhay. Tama po ba? Yung kay Percy Lapid, opinion niya yun. Siya po ay isang broadcaster. Tama po ba? Tama. O ngayon, paano pamamalian ni Mr. Rason at ng mga fanatics itong opinion ni Percy Lapid? Madali lang yan. Ilitaw yung death certificate ni Mr. Soriano. Walang problema, ilitaw. Tama po ba? Tama po. Ha?
Ipakita lang naman yung death certificate. Tapos yung nga sinasabi ni Ka-Percy Lapid eh. Pero hanggat walang ipinapakitang death certificate si Mr. Rason, magpapatuloy si Ka-Percy Lapid sa kanyang opinion. Tama po ba? Tama po. Exactly po. Hindi po siya titigil hanggat hindi siya nakikita yung ebidensya niya. Ebidensya ng ADD. Eh, alam mo naman, di ba? Mahilig sila sa mga ganun eh. Pero sila, nag-aatid ng kasinungalingan, fake news. Kaya nga naban siya sa mga radio station eh. Dahil marami nang nambabasa kanya at naapektuhan din yung kumpanya. Di ba? Mapagpatol pa siya sa mga netizens. Pinapatulan niya gamit yung dami account niya. Pinagbabantaan niya na sasampa ng kaso or else. So, may mangyayari daw sa taong yun. Eh, yun. Simple lang. Tama po ba? Eh, kaya nga, nag-iisip na marami. Mag-iisang buwan nang patay si Brother Eli. Okay. Si Mr. Soriano, eh bakit hindi pa rin alam kahit ng mga miyembro ha kung ano talaga ang ikinabatay ni Mr. Soriano? Tama po ba? Yo. Eh ito kasi mga fanatics eh, masyadong mga balat sibuyas na ngayon. Alam ko yun, balat sibuyas talaga yung kanilang miyembro. Kaya nga, obsessed na obsessed silang matalo yung religious group ng ADD. Kaya alam na natin yun. Yung ngayon eh, masyado ng mga ano, pag sinabing balat sibuyas, mga mararamdamin, maninipis. Oh. Bakit ba nung minumura ni Mr. Soriano yung mga eskwelahan na red tag, na red tagging, na iugnay sa mga NPA? Eh, minumura na ni Mr. Soriano yung NPA, yung mga eskwelahan na yan, tumantuwa kayo. Ako naman eh, hindi nagmumura dito. Wala naman ako minumura dito. Gagalit kayo sa akin. Sa bagay, talagang natotoo yung nakasulat sa Galacia 4:16. Kaya, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Oh, yan naman ang talagang dahilan eh, kaya kayo nagagalit sa akin. Kasi katotohanan ang sinasabi ko. Tama yun. Kaya nga maraming galit yung kalaban ni Brother Eli na sikat na religious group. Dahil nagsasabi lang siya ng totoo. Ultimo yung mga NPA na yan, kinagagalitan niya. Kaya hindi ako naniniwala na inindorso ni Brother Eli Soriano ang Liberal Party. Napakalayo yun, mga kaplastik. Sapagkat siya, Liberal Party yan si Percy Lapid eh. Pag natatandaan nyo, dilawan yan. Ikinakampihan niya talaga yung mga dilawan. Nagkukunwari lang na against siya dun, pero makakaliwa yan. Eh, yun. Kaya kung saan man naroroon yung maruming kaluluwa ni Percy Lapid eh, sana mapatawad sana siya ng Diyos. Ganun lang. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ni Percy Lapid ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Combid Commentary Video ng Video Livestream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang akin channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.